sa lahat po ng inaabot ng munting channel nito sa iba't ibang panig ng buong mundo. Muli po, magandang hapon dito sa atin sa Pilipinas. Tayo po ngayon, February 21, 2021. Ganap na alas 5:29 ng hapon dito sa Pilipinas. Ano po? Ang ating pungpaksa sa araw na ito ay hinggil sa Kaunting Kaalaman sa Kasulatan Jeremias 3:15. At bibigyan ko kayo, sabi ni Abay Hawa, doon sa mga Israelita na tumalikod ano, sa kanya ng mga panahon na yon. Ayon sa aking kalooban, nakakandili sa inyo ng kaalaman at unawa. Ganon siya kabuti sa Israel noong panahon na yun. At kasama rin po natin dito po sa ating monitor dito sa YouTube Live, si Brad Melchior Pasis. Magandang hapon po, Brad Eman, at sa lahat ng mga kapatid sa Assembly of Yahweh. Purihin ang banal at makapangyarihang Elohim, Abay Yahweh, or Hats. Reverisa Shirley, magandang hapon po, Brad Eman, at sa lahat ng mga kapatid sa Assembly of Abay Yahweh. Purihin at pasalamatan si Abay Yahweh, naging isang Elohim na pinakamakapangyarihan sa lahat. Sister Loren Paulan, magandang hapon bro, Eman, at sa lahat ng mga kapatiran sa Assembly, purihin at pasalamatan, naging isang Elohim na makapangyarihan sa lahat, na si Abay Yahweh. Three hearts. Ilan ang Mali Junior, pagpaparangal, pagpapasalamat, pagpupuri, pagliwalhati, at pagdakila, laan lamang dapat magpakailanman sa katastasan ng kaisa-isahang Elohim na pinakamakapangyarihan sa lahat, na si Abay Yahweh. Shalom sa kapulungan. Ricardo Quaresma, magandang hapon po, Brad Eman, at sa mga kapatid sa kapulungan. Purihin at pasalamatan natin ang kataas-taasang Elohim na naging isang banal at makapangyarihan sa lahat, na si Abay Yahweh. Shirley Abrera, magandang gabi po, Brad Eman, at sa lahat ng mga tagapakinig at kapatid kay Abay Yahweh. Samuel Rotoni, magandang hapon mga kapatid sa kapulungan. Purihin na naging isang makapangyarihan sa lahat, na si Abay Yahweh. Fernando Villara, good afternoon po sa lahat ng mga kapatid sa kapulungan ni Abay Yahweh. Purihin, pasalamatan ka namin lagi amang banal Abay Yahweh. Sister Lolita Corsiga, magandang hapon po, Brad Emmanuel, at sa lahat po ng aking mga mahal na kapatid sa kapulungan, maging sa mga viewers, pinupuri at pinasasalamatan ka po namin, mahal na Abay Yahweh, naging isang banal buhay at makapangyarihan sa lahat. Rodel Laba, magandang hapon po, Brad Eman, at sa aking mga kapatid sa kapulungan, isang masayang pupupuri, pasasalamat, pagluwalhati at sa naging isang banal at buhay na walang katulad na sa Elohim na si Abay Yahweh. Carlo Catan Roll, magandang hapon po, Bro Eman, at sa mga manood, sa mga kapatid, at anon, purihin at pasalamatan dakilang Elohim na si mahal na Abay Yahweh. Three hearts. Edmundo Umali, magandang hapon sa lahat, purihin si Abay Yahweh. Brad Ezekiel Umali, magandang hapon po sa mga kapatiran kay Abay Yahweh. Si Sir Lori Calderon, magandang hapon po, Brad Eman, sa lahat ng mga kapatid sa kapulungan. Purihin, pasalamatan ang buhay, banal at naging isang makapangyarihan sa lahat na si Abay Yahweh. Salamat po. At doon po sa ating GC, ay nandun po si Sister Vivian Mana. Shalom, shalom po dito, 11:30 a.m. Israel time, maaporito. Maaraw dito sa south of Israel, pero super ginaw. Ayan. Sister Loren Paulan, si Brad Fernando Abillera, dito po sa UAE, makulimlim, medyo malimig pa panahon, at parang ulan. Ang oras na po dito, 1:27 p.m. Yung palang time ng UAE, ano? And then, UAE. Sister Rose, Bando, napakalamig dito sa Tel Aviv ngayon. Grabe, tatlo na ang damit, pati medyas, random ko pa rin ang lamig. Ah, sobra yan. Sobrang lamig yan. Magandang hapon, sabi ni Brad Carlo.
Sister Rosely Bando, magandang hapon po diyan sa Pinas, tanghali dito sa Tilabing, na napakalamig na panahon dito sa amin, lugar, purihin at sambahin si Abayawa. We love you all at ganun din sa iyo, brother, man, at sa mga anon. Brad Jesse Juarez, magandang hapon po sa lahat at purihin natin palagi si Abayawa. Magandang hapon, Brad Jesse Juarez. Sabi ni Sister Rosely Bandoho, shalom mga kapatid dito sa Kapulungan, magandang araw at panonood ng live. Minuto na lang, naway laging malakas ang mga pang-spiritual nating pangatawan. Din sa laman, magandang paksa ulit ang ating pagsasalusaluhan sa araw nito kung lulobin ni Bayawa. Love you all mga kapatid, ganun din sa iyo brademan na pakasipag mangaral sa salita niya. si Sabi Bianmana, shalom, good morning po, Brother Eman, shalom mga non-viewers natin, mga mahal kay Abayawa, Rihats, yan po sa monitor natin sa YouTube Live. Sister Gina Makoko, magandang hapon Brother Eman, at sa aking mga kapatid sa Kapulungan, po rin na naging isang banal na si Abayawa. Balik po ulit ako sa GC. Si Brother Ricardo Quaresma, Rodelio Nava. Ito may mga nando sa atin, GC. Si Brad Carlos Gaspar. Purihin at luwalati natin si Abayawa sa ating katawan, ang kataas-taasang mga pangangailuhin. O palangalo po, Roeman, at sa lahat ng mga minamahal na kapatid si Abayawa at ganun din sa mga anong viewers, alina po at makinig tayo sa mga aral na katotohanan. Yan, Sister Shirley Abreva. Ah, Shirley Lederisa. Yeah. And then Sister Cristina Juarez. Yeah. Sabi ni Brad Carlo Catan, medyo mahina, signal dito, nagpuputol-putol mga kapatid. At andun din po si Brad Perez Christopher. Mga minamahal na kapatid, musta po kayong lahat? Papuri at pasalamat sa ating mahal na Abayawa. Love you all po. And then si sabi ni Brad Fernando Abillera, local leave po ako ng 10 days, March 1, napasok ko kaya. Dobin sana ni Abayawa, makasama ko kayo lahat dito sa group. O yan, nasa UAE na tayo ah. Naandun na ako sa UAE. Nagbahagi si Brad Fernando Abillera doon sa kanyang computer. Ayan. Alain mo nga naman yan. Ako. Talaga, napakabuti niya ba yan? Alain, makarating ako ng UAE. Ganon din naman sa iba't ibang dato eh, no? And then, Brad Rambillano, magandang hapon po Brad, Eman, at sa lahat ng nakikinig, lalo na po sa mga kapatid ko sa Kapulungan, purihin si Abayawa. Marami na akong narating na bansa na hindi ako umaalis dito sa Pilipinas. Hindi ba napaka-buti ni Abayawa? Nakarating ako sa iba't ibang panig ng buong mundo at maging dito sa iba't ibang Pilipinas, hindi ako maalis sa inalalagyan ko. Diba ba? Ganun din naman yung ating mga kapatid, vice versa rin. Yung mga nasa abroad, nakarating din sa Pilipinas. Nang hindi sila umaalis doon physically, literally. Ayan. Ano? Alam mo ba nung nangangaral si Hawasha eh? Nasabi niya yan eh, kung saan merong dalawa o tatlo na nagkakatipon sa aking pangalan, ako ay naroon sa kanilang kalagitnaan. Alam mo ba yun? Oh. Na ngayon, inanamnam natin yung sinasabi niya na yun. Ibig sabihin, naranasan natin oh, yung dalawa o tatlo na nagkakatipon sa iba't ibang panig ng buong mundo yan ha.
Kasi nung akala ng marami nung local lang. Hindi ko pala. O yan. So yan. Kumbaga, nangyayari sa buhay ng kapulungan. At marami pang mga malalalim na aral ang ibabahagi sa atin ni Abayawa. Katulad ng ating pag-aaralan na yan, although yan ho ay matagal na, panahon pa ni Propeta Jeremias, meron lang tayong konti para makita natin yung karakter ni Abayawa, ano ba yung karakter niya. Ano? Talaga malaki iba, malaki ang iba ang pag-iisip talaga ni Abayawa. Sobra. Kung talaga palang nasunod lamang yung kalooban niya, no? Bagay, maiisip mo na lamang yan ngayon. Ngayon na lang. Nung magkaroon ka ng espiritu. Pero nung ikaw ay nasa naman, wala. Para bang yung pag-iisip ng isang nasa laman, limitado. Tingnan niyo rin, na kapag ang tao nasa laman, limitado yung pag-iisip niya. Hanggang doon lang siya. Parang nakakulong siya doon. Hindi siya makalabas. Samantalang pagka ikaw, meron kang espiritu ni Abayawa, masyado malawak. No? Parang expanded. No? Sa laman, limitado na yung galaw mo. No? Kasi yung isip mo, ano eh, nakapokus lang talaga dito sa buhay na ito. Sa mundong ito. Kumbaga, pagka tinignan niya doon sa space, outer space, kung tawagin, no? Talagang yung mundo nakalutang. Sindi, hanggang doon lang, may limitasyon talaga. Sige nga, sinasabi natin, wala naman talagang buhay na aalis dyan. Lahat dyan pa tayo. Katawan, ha? Ayan, 5:42 na po ang ating oras. Major passes, 3 hearts. Oh, sino ito nagbahagi na to? Oh, Sister Vivian. Oh, nakarating na ako ulit sa... Tama ba? O sa Israel. Nakarating ako sa Israel. Nagbahagi si Sister Vivian sa kapulungan. O yun, Sister Vivian ang nag andun yung mga pangapangalan ninyo, ayan. Napakabuti ni Abayawa naman talaga, ayan. O yan, maliwanag ah. Five forty-four na po ang ating oras. Ayan. Kumusta doon sa ating mga kapatiran?
O dito sa non-viewers, kumusta po kayo mga kapatid? Sabi ni Sister Radivian. So, ibig po sabihin, talagang may piniling mga totoong pastor pero walang pastor. Totoo yan. Kasi wala akong nabasang pastor eh. Pastor meron. Hindi naman automatic na homo yung lalaki is pastor. Ang tawag na doon sa kanyang asawa is pastor. Walang ganon. Diba? At saka yan, tungkulin, o title, yan makikita mo ah, walang napatawag sa kanilang Pastor Pablo, Pastor Pedro. Ayan, sabi ni Brad Edmundo Mali, mabuti naman bro. Eh doon pa lang, di nagsisinungaling ka na. Sa munabasa na itinuro sa kasulatan yung salitang pastor. Kaya ang dami yung ano eh. Ang daming, sabi nga, relihiyon na talagang namali. Ang bigat po niyan. Oh. Sister Maria Victoria, hello po sa lahat, muling salamat, abayawa. Bira mo, pastor ang tawag sa iyo. Anyway naman, talagang siguro, kumbaga, ano yan eh, self-appointed. Itinilagay niya yung kanyang sarili bilang pastora. Eh, bagay. Hindi man natin matututulan yun. Diba, isang babae na nangangaral, na napatatawag ng pastora, eh, ano niya yun? Sarili niyang pananaw yun. Pero lumalakad siya sa kasinungalingan. O, nagkakasala siya. Oh, at siyang paman din yung kinapuputan niya, bayawa, yung kasinungalingan. Brad Francisco Lopez, magandang hapon po sa inyo lahat. Sister Vivian Mana, magparamdam naman po kayo mga non-viewers. Mukhang ginaw na ginaw din ang mga non-viewers natin. E ano pa ang dapat itatawag sa pastora? wala. Ano ba itatawag mo doon? Hindi, kapatid lang. Eh, miski nga yung pastor, hindi mo rin pwedeng tawagin pastor. Tungkulin yan eh. Rosalie Bando, namang ako kahapon, Brad, sa mga nanood kahapon, may 93, napakabait niya talaga, Brad. Tama yan. Sister Rosalie Bando. Mila na mali din yung Japonesa, meron po ba? Wala eh. Yan. At kasama rin po natin si Brad Alberto Palato, purihin, pasalamatan at mahalin po natin na nag-iisang tunay buhay. At makapangyari na ilihim na walang iba kundi si Abayawa. Magandang araw po sa mga kapatid sa kapulungan ni Abayawa. Brad Alberto Palato. Nakarating tayo ulit kay Brad Alberto Palato. Napakabuti ni Abayawa, no? Fortunato Juarez, purihin si Abayawa na makapangyarihan sa lahat at ganun din sa kapulungan, magandang gabi sa lahat at ganun din sa Ibran. Lolita Corsica, 3, pangsa. Sister Vivian Mana, si Deborah na propitisa. Propitisa. Merong propitisa. Merong propitisa. Propitisa meron, pero pastor wala eh. Kumbaga, o ayan, no? Si Miriam na propetisa, Exodo 15, Hukom 4:4, o si Deborah na propetisa, propetisa. Hindi lang naman si Miriam, hindi lang si Deborah, o si Hulda, 2 Kings 22:14, o propetisa yan. O, pangalawang kronika, 34:22. O sa Nehemiah 6:14,
Naodias, o propitisa yan. Doon sa 2:36 ng Lucas, ha? Si Ana, o di ba propitisa yan? Sa propitisa, walang pastora. Ha? Walang pastora. Propitisa meron. Ayan o, binigay ko na sa inyong talata, Exodus 15:20, Judges 4:4, 2 Kings 22:14, Pangalawang Kronika 34:22, Nehemiah 6:14. Pwede niyong i-post and then kopyahin niyo. Santa Cena, meron ba? Wala. Mga invento yan eh. Edmundo Mali, tuwang-tuwa naman bro sila pag tinatawag na pastor tas, no? yun yung gawa ng laman eh. Sebastian Juarez, love you all mga kapatid. Santa Cena, meron ba? Wala. Invento. Rosely Bando, nagkasagutan ulit kami ano ko kanina tungkol sa pa-injection kasi hindi siya daw makapasok sa mall kung walang green card. Kasi parang certificate nga na galing ka nagpatrok isang tukso sa buhay ko. Lalaki bro ah. Nikas. Oh my God. Sabi ni Sister Vivian Man, si Esther po ba matatawag nyo rin propitisa? Wala kasing designation si Esther bilang isang propitisa. Kasi ang propitisa may designation. Para din yan, para din mga ano yan, yung salitang pastor may designation. Teacher or guru. So wala akong nabasa na si Esther. Christopher Perez, good PM po sa lahat ng minamahal, gaming sa mga sumusubaybay, love you all po. Bro Eman, salamat po muli, love you po. Oh, love you too, bro. Christopher Perez. Rosely Bando, ayun, nakita ko ulit, ang daming gustong magpaturok. Eman, teka. Lolita Corsica, tama po bro. Tayo po, focus po sa ating mahal na si Abayawa. Oras-oras may kasama mo. Akong patulong dito kapag time na po namin, kumain ng magpahinga ng mga ginagawa niya, puro pang laman. Three hearts. Eman Umali Jr. Ayan. Daming emoji yan, bro. Judge 17:1, bro, Edmond, pakibasa. Yeah. 54 na po ang ating oras, 28 yung ating anong viewers, 14 or 15 na yung ating thumbs up. Teka, sa GC.
Appointed son, meron po ba sa Biblia? Wala po. Self-appointed po yan. Sa nakita natin, sa kanan, puro mga self-appointed. Lahat yan. Lahat po ng mga founder ng reliyon, puro self-appointed yan. Ayan, dito makikita natin sa pinakalakay natin na yan. Lolita Corsiga, tama po bro. Si Milano Mal Jr., yung pang-spiritual, itinaya sa kalakarang panlaman, mayor, mayora, konsihal, konsihala, pastor, pastora, diakono, diakonesa. Mahirap kasi ang magdagdag, magbawas. Pinakamahirap sa lahat yan. Nakita naman natin yung sinasabi dun sa Revelation 22. Yung magdagdag, and then yung magbawas. Hindi lamang yun. Miskin doon sa Deuteronomy 12:32. Tapos kapag nagdagdag ka, sinungaling ang demonyo. Ang pataw sa iyo, ikalawang kamatayan, ang demonyo. Second death. Christopher Perez, bro, parang medyo malabo po ata ang video o ang phone ko. Bakit, bro? Medyo malinaw ah. Meron tayong dalawang kapatid sa GC. Malinaw naman ah. Yung kay Brad, kay Sister Vivian Mana. At saka yung kay Fernando Villera. Baka naman na ano kailangan ng palitan yan, bro. Baka masyado ng high-tech yan, bro. Yan yung cellphone. Alam mo naman yan. Ano lang yan. 5:57 na po ang ating oras. 29, yung ating 28. Pagka nilog niya ba Yahweh? Kasi si Abay Yahweh yung naglalagay eh. Kaya, hindi katulad yan ang nasa laman. Kumbaga na nakukuha sila dun sa panglaman eh. Milano Mali Jr., talagang magkaiba ang spiritual sa panglaman. Hindi kasi pwede magdandad sa spiritual. Vivian Mana, super linaw, Brad Perez. Mukhang nag-ano lang yan si Brad Perez. Alam niya naman si Brad Perez eh, na kailangan may kunti kang ngiti. Ramon Recto, magandang abot po, Brad Ewan. Papalain po tayo ni Abay Yahweh, Elohim, at pati na rin sa mga kapatid sa kapulungan. Salamat po. Fernando Villera, malinaw po, brother, sa lugar ko, watching you eh. Sebastian Juarez, Brad, nawawala po ang grip ko. Dito po sa YouTube ba? Ano nangyari, Brad Sebastian Juarez? Melchor Pasis, malinaw na malinaw po sa akin, Brad Eman, dito po sa Bicol, Kansur. Ayan, Brad. Christopher Perez. Sister Loren Paulan, malinaw din sa akin. Yun ho kasing comment ni Brad na Christopher Perez, kung mapapansin nyo, meron siyang hehehe doon sa bandang huli. Alam nyo na ibig sabihin nun. Five. Sabi ni Brad Sebastian, nawawala po Brad. Hindi ko po alam kung bakit. Teka, binati ka naman. Binati kanina, di ba? Ayan, oh. Sebastian Juarez. Oh, hearts. Heart. Sebastian Juarez. Love you all, mga kapatid. Andyan, Brad. Baste, andyan.
Sister Christina Juarez, magandang hapon po. Sabi ni Brad Rodel Nava, malinaw din po dito, Brad, sa dulo ng Bataan. Dulo ng Bataan, Kamsul, iba, ano? Si Brad Rodel Nava, taga-Bataan pala. Sister Lolita Corsiga, ang mga pastor po na nakilala ko nung wala pa po sa kapulangan, puro sosyal at puro propaganda at parang model po sa anang pulpito. Sabi ko nga po sa sarili ko, ang daming naakay sa mali. Ayan. Si Bastian Juarez, sa GC na lang po ako mag-greet. Baka po masyadong mapa. Ayo, pwede. Pwede, Brad Baste. Mahaba yung grip mo. Kaya hindi na ano. Carlo Catarro, sa spiritual, wala pwedeng itagdag at ibawa sapagkat ang spiritual ay walang labis at kulang. Christine Joy Carriaga, good evening bro. Eman, Mike, Joy po, puri ng Diyos na buhay na si Abayawa, na siyang tagapagligtas, hari at Panginoon ng lahat. Salamat po muli bro sa kalaman. Salamat din sis bro. Christopher Perez, ayusin na sana eh. At mas pagagandahin pa po natin, purihin ang ating nag-iisang banal na bayawa. Sabi ni Brother Milano Malinaw. Malinaw din po dito sa Estrella Dulo. Ayan. Cut-off na po tayo mga kapatid ha. Ayan, meron naman tayong cut-off. Kumbaga, yan yung ating pagsisimulan mamaya kung loloobin ako. Na i-create ulit yung mga... So, puntahan na natin yung ating paksa. Ayan. Ito ay 3:15 ng Jeremias. Ayan. Bibigyan ko kayo ng mga pastor ayon sa aking kalooban, nakakandili sa inyo ng kaalaman at unawa. Puntahan muna natin yung konteksto. Ano? Ito yun, the unfaithfulness of Yahweh's people. Walang iba kundi ang Israel. O. Sabi ni Yahweh doon sa kanyang mga ayan o, sa uno. Yahweh says to his unfaithful people, sa kanyang tao. Kanilang sinabi kung ihiwalay ng lalaki ang kanyang asawa at siya humiwalay sa kanya at mapasa ibang lalaki, babalik kapabaga uli ang lalaki sa kanya. Hindi baga utos na nadumahan ang lupain iyon, ngunit ikaw ay nagpatutot sa maraming mangibig, gayi manumbalik uli sa akin, sa akin ng Panginoon. Ganda nito, yan, ano na yan. Alam niyo kung saan, ayan, may argumento ko pa dyan, kasi dyan eh. Ayan. So, if a man put away his wife, it was never understood by the law and practice in the country that if a woman were divorced by her husband and became the wife of another man, the first husband could never take her again. Ayan. Nakalagay ho yan doon sa 24:1-4. May magandang istorya ito mga kapatid. Lobby na bayawa na ipaunawa sa atin lahat. Ano? Pagkaan sa lalaki, 24:1 ng Deuteronomy. Pagkaan sa lalaki, kumuha ng isang babae at pinakasalan at mangyari nga na kung ang babae ay hindi kalugda ng kanyang mga mata sapagkat kinasumpungan niya ang isang kayayang bagay, lalagda siya ng isang kasulatan ng paghiwalay at ibibigay niya ang kanyang kamay at papaalamin niya siya sa kanyang bahay. At pagkaalis niya sa bahay ng lalaki, ay makayayakong siya at makapag-aasawa sa ibang lalaki. At kung kaputan siya ng huling asawa at lalagdaan siya ng isang kasulatan ng paghiwalay ay, at ibigay sa kanyang kamay, ay papapaalamin siya sa kanyang bahay upang mamatay ang huling asawa na kumuha sa kanya upang maging asawa niya. Hindi na siya makukuhang muling maging asawa ng kanyang unang asawa na humiwalay sa kanya. Pagkatapos ng kanyang
pangayupapa siya sapagkat yung ikarumaldumal sa harap ng Panginoon at huwag mong papagkakasalahin ang lupain na ibinigay na pinakamana sa iyo ng Panginoon mong Diyos. Ito ho yun, sinasabi niya, o kanilang sinasabi, kung ihiwalay ng lalaki ang kanyang asawa at siya humiwalay sa kanya at mapa sa ibang lalaki, babalik pa baga uli ang lalaki sa kanya? Hindi ba kalubos na maduduman ang lupain yun? Ngunit ikaw ay nagpatutot sa maraming manginibig. Pero tingnan ninyo ha, ang ginawa ni Abayawa rito. Ah, matindi. Sabi nga, tingnan niyo yung bandang huli. Ano sabi doon sa huli? Gayun may. Pero mayroon ang kautusan. Ha? Sa 24:1 hanggang 4, yung akat binasa niya, if a man divorces his wife, may he return to her again? Naisip dito ni, ang nasa isip dito ni Jeremias ay yung 24:1 ng Deuteronomio. Ano? Sa ating modern age, yun yung batas doon sa 24:1-4. Sounds strange to our modern age, where it is not completely uncommon for a wife to return to her first husband after a second or third husbands. Di ba hindi, parang hindi ko niya, no? Huh? I can divorce her and remarry her later if I want to do. Oh? Yahweh wanted to speak that the thinking and say, no, you cannot. With divorce and remarriage, so casually, I won't allow. So, dito nakita natin, pero yung sinasabi niya, gayon may manumbalik ka uli sa akin. Doon sa Israel. Nakakatawa, alam niyo kung bakit? Kasi merong kautusan eh. Hindi ka na po pwedeng bumalik doon sa iyong unang asawa. Pero ang amuki niya, sabi niya, gayon may manumbalik siya. Kasi si Abay Yahawa ay asawa ng Israel. Oh. Yan. Doon sa 4, yan ha. Hindi na siya makukuhang muling maging asawa ng kanyang unang asawa na humiwalay sa kanya. Pagkatapos na kanyang mapangayupapa siya sapagkat siya ikarumaldungan sa harap ng Panginoon, huwag mong papagkasalahin ang lupain na ibinigay na pinakamana. Pero meron siyang banggit, ha? The line, yet return to me, says Yahawah. Ano? It is an invitation from Yahawah to Israel. Oh? Doon sa NASB, but you are a harlot with many lovers. Yet you turn to me, ESB, and would you return to me? NLT, sa version of, but you have prostituted yourself with many lovers, says Yahawah, yet I'm still calling you to come back to me. Hindi, no? Kung ganito pala ang mangyari, ano? Hindi magkakaroon ng maraming hiwalayan. Tama ho ba? Kung nasunod yun, ano? Ang kasi hindi. Eh, kasi yung laman, ibang klase yun yan. Maliliit na bagay, inihahanap niya. Wala siyang kasiyahan. Yung laman, wala kasiyahan niya. Di ba? Kung ganun pala ang katuwiran, o kung ikaw ay may espiritu na, yun pala ang katuwiran, napakagaling. Di ba, napakaraming, kaya nga napakaraming paghihiwalay. Bakit? Nasa laman. Kasi kung meron kang espiritu, hindi mangyayari yun eh. Ano? Hindi mangyayari. Bakit ba maraming paghihiwalay na nangyari? Nasa laman. Hindi mo na kaya ibalik yun. Di ba? Yan.
Teka. Basahin ko ulit. Sabi niya, hindi baga lumos na maduduman ang dupeng iyon, ngunit ikaw ay nagpatutot sa maraming naninibig, gayon may manumbalik ka uli sa akin, sabi niya. Ayun. Ito ay plead from Yahweh to his people for them to return him. Dos, imulat mo ang iyong mga mata sa mga luwal na kaitaasan at tingnan mo saan hindi ka nasipingan. Sa tabi ng mga lansangan ay naghihintay ka sa kanila gaya ng taga-Arabia sa ilang at iyong dinamhan ang lupain ng iyong mga pakikipit at ng iyong kasamaan. Kaya't ang ambon ay napigil sa hindi at hindi nagkaroon ng huling ulan. Gayon may luka ng isang patutot, ikaw ay tumakwil na mapahiya. Hindi ka magdadaing mula sa panahon ito sa akin, ama ko, ikaw ang patnubay ng aking kaligtasan. Kanya bagang iingatan ang kanyang galit, magpakailanman. Kanya bagang iingatan hanggang sa kawakasan. Narito, ikaw ay nagsalita at gumawa ng masamang bagay at sinod mo ang iyong ibig. Sabi niya doon sa mga Israelita. 6. Bukod dito, sinabi sa akin ng Panginoon sa karawan ni Josias na hari. Iyo bagang nakita ang ginawa na tumalikod na Israel. Backslide. Kasi pagka inilagay ko dito sa strong, sabi niya, the Lord said also unto me in the days of Josiah, the king, hast thou said thou which backsliding, ano yung meaning ng backsliding? Apostasy, pagtalikod, turning away. Tinan nyo ang Israel, ah. Kasi nakalagay ho dyan, hast thou seen that which backsliding Israel had done? Sa Tagalog, bukod dito sinabi sa akin ng Panginoon sa karawan ng Josias na hari, iba nang nakita ang ginawa na tumalikod na Israel, siya yumaon sa bawat mataas na bundok at sa ilalim ng bawat sariwa ng punong kahoy at doon siya nagpatupot. And then, 7, at aking sinabi patos na magawa niya ang lahat ng mga bagay nito, siya'y babalik sa akin. Ngunit, hindi siya bumalik. At nakita ng paksil niyang kapatid na si Huda. At aking nakita, nang dahil dito sa pangangalo niya na tumalikod na Israel, aking siyang pinalayas. At binigyan ko siya ng sulat ng paghihiwalay. Gayon may hindi natakot ang taksil niyang kapatid na Huda, kundi siya man ay yumahon at nagpatutot din. Pero niya, Israel, Huda, pareho sila nagpatutot. Ano ba? Have you seen what backsliding Israel has done? Yahweh reminded Jeremiah and those who heard this prophecy, that the northern kingdom of Israel was deeply idolatrous. Yet Yahweh still called to them, saying, return to me. Napakabuti na yung Yahweh sa kabila ng kanilang pagtataksil. Kasi yung pagpapatutot, ano yun? Yun ho bang sumasamba sa mga Diyos-Diyosan? Return to me, sabi niya. Sadly, she did not return. And perish as a kingdom some 100 years before Jeremiah began his prophetic book. Sa loob ng 100 taon, hindi. O nawala sila as a kingdom. The southern kingdom of Judah should have learned from Israel idolatry. Nagkaroon ho ng bahagyan, pagkababahagi. Ano ho yung harlotry? The Hebrew text reads literally, through the likeness of adultery. So pagka ikaw pala sumasamba sa Diyos-Diyosan, adultery ang tawag doon, harlotry.
Oh, doon ho sa mga meron pang mga tinatawag na Diyos-Diyosan. Naku po, yan ho ay kasuklam, suklam, kaya ba'y hawa? Ano? Yet, for all this, her precious sister Judah has not returned to me with her whole heart, but in pretense, ano yung pretense? Punwa. Pakunwari. Ano? Nagpapanggap. Ayan. Ano? Alam mo ni Abba Yahweh kung yung iyong pagsisisi ay sincere or insincere and only for show. Sabihin, alam niya. Yan ang nangyari kay Judah. Okay, mga kapatid, sabi nga natin, lahat ho ng itong ating pinag-aaralan, merong tama ho ito eh. Baka mamaya, katulad din ni Judah, na hindi buong puso, but only pretense or nagkukunwari. It seemed that Judah has learned nothing from the sin and consequences that came upon the northern kingdom of Israel. Whatever repentance they did offer was not from the whole heart, but only in pretense or pakunwari. So, lalo ko kayo sa panahon natin ngayon. At sa panahon noon, nangyari ko yan eh. In his days, there had been great reform outwardly. The king had wrought with a true passion for righteousness. But as Huldah, ayun, nabanggit natin si Huldah kanina, the prophetess had told him the reforms so far as the people were concerned were unreal. Hindi totoo. They did not touch the deepest things in life. Hindi totoo yung ginagawa nyo. Ngayon ba? Yan. Dose, ikaw ay yumaon at itanyag mo ang mga salitang ito sa dakong hilagaan. At iyong sabihin, ikaw ay manumbalik, ikaw ay tumalikod na Israel, sabi ng Panginoon, hindi ako titingin may galit sa iyo. Sapagkat ako'y maawain, sabi ng Panginoon, hindi ako mag-iingat ng galit magpakailanman. Kita niyo yung buti ni Abba Yahweh doon sa mga Israelita. No? Kilalanin mo lamang ang iyong kasamaan, sabi doon sa presen. Na ikaw ay sumalangsang sa Panginoon mong Diyos at iyong ikinalat ang iyong mga kaugalian sa mga taga-ibang lupa, sa ilalim ng bawat sariwang punong kahoy. At kayo hindi nagsisunod sa aking tinig, sabi ng Panginoon. Anong amuke ni Abba Yahweh? Kayo'y manumbalik o tumalikod, backslider, na mga anak, sabi ng Panginoon. Sapagkat ako'y asawa ninyo at kukuha ako sa inyo ng isa sa isang bayan at dalawa sa isang angkan at dadalhin ko kayo sa Sion. Makabuti niya, di ba? 15, ito yung ating paksa. At bibigyan ko kayo ng mga pastor ayon sa aking kalooban na kakandili sa inyo ng kaalaman at unang. Yeah. I will give you pastors according to my heart. Eh, sigurado hindi ito mga political rulers and governors. Sigurado ministro ito. But ministers of the word. Pastors or shepherds. Under Yahweh Shai. The great shepherd. Ayan. Niyo ba? Anong gagawin ho ng ibibigay niya? Which shall feed you with knowledge and understanding.
things worthy to be known and understood, with the solid and substantial truth of the gospel. Di ba? Yan. So, kaya kung ito nabanggit natin, alam niyo po ba na yung kapulungan or assembly ay hindi lamang sa panahon o nang dumating si Yahweh siya ay salaman. Yan ang napakalaking pagkakamali ng napakaraming relihiyon na nagunahan doon sa church or iglesia. Bakit to? Bakit brad? Marami ko kasi lang hindi nakita eh. Na ipinakita sa atin ni Ebayawa. Marami. Akala kasi nung salita nila, salitang kapulungan, akala nila ito lamang sa panahon ni Yahweh siya. Hindi ho ah. Ang Israelita tinawag din assembly. Ganyan mo. Ito ha, lumang tipan to, o bilang. Para maipakita lang natin. At sila'y nagpupulong laban kay Moises at laban kay Aaron at sinabi nila sa kanila, kayo'y kumukuha ng malabi sa inyo dahil ang buong kapisanan ay banal. Yan. Sa The Scripture 2009, ang nakalagay ganito, and they assembled against Moses and against Aaron, and said to them, enough of you for all the congregation is set apart. Yan yung kapulungan. Set apart, ibinukod o yung mga banal, all of them, and Yahweh is in their midst. O nasa gitna nila. Why then do you lift up yourself above the assembly of Yahweh? Ayan. Copy-paste ko. Ilalagay ko ngayon dyan sa monitor. Para makita ninyo. Nako, sobra. Ika. Pero nung nagunahan, lahat ng reliyon, unahan doon sa church. Ha? Ayan. Eh, nilagay ko dyan sa ano. Para mabasa po ninyo. Kasi akala nila ho, yung salitang assembly. Kasi, palibasa, nasanay sila doon sa church. Iglesia. Ayan o. Pababasahin ko ha. Number 16:3, and they assembled against Moses and against Aaron and said to them, enough of you, for all the congregation is set apart, ibinukod, all of them, and Yahweh is in their midst. Why then do you live? Sabi niya, up yourself above the assembly of Yahweh. Ano? Ang tawag niya, doon sa kapulungan, doon sa panahon ni Moises pa yan, ha? Ang tawag niya, assembly of Yahweh. So, ibig sabihin pala, noong siya ay nakitulad sa tao, mga banal din ho ang tawag niya. Diyo ba? Mga banal din eh. Tingin sa Tagalog. At sila ay nagpupulong laban kay Moses at laban kay Aaron at sinabi sa kanila, kayo'y kumukuha ng malabis. Sa inyo, dangang ang buong kapisanan ay banal. Oh. Bawat isa sa kanila at ang Panginoon ay nasa gitna nila. Bakit nga kayo nagmamataas sa kapisanan ng Panginoon? Assembly of Yahweh. Ngayon, bakit ito? Napunta tayo dito. Para maintindihan nyo lamang na nung sinabi niya na magbibigay ako sa inyo ng
pastor, mga pastor. Oh. Eh, ganyan din naman yung ginawa niya sa panahon ni Pablo. Niyo ba? Teka. Jeremias. Balikan lang natin itong Jeremias. Presidente. Sabi doon sa 23, di ba 3:15 yung ito? 23:4 lang Jeremias. At ako'y maglalagay ng mga pastor sa kanila, nakakandili sa kanila, na hindi na sila matatakot o manglulupay-pay pa, o kukulangin ang sino man sa kanila, sabi ng Panginoon. Galing yan. Doon sa peso, ito yung sulat ni Pablo. Yeah. Unahin ko na sa uno, ano? Yeah. Namamanig nga ako sa inyo akong bilanggo sa Panginoon na kayo magsilakan na nararapat sa pagkatawag na sa inyo itinawag. Nabuong kapakumbabaan at kaamuan na may pagpapainuhod na mga batahan kayo sa pag-ibig. Napagsakitan ninyong ingatan ang pag-ipagkaisa sa Espiritu sa tali ng kapayapaan. May isang katawan at isang Espiritu na gaya ng pagkatawag sa inyo, sa isang pag-asa ng pagtawag sa inyo. Isang Panginoon, isang pananampalataya, isang bautismo. Tandaan nyo yun ha, isang Panginoon, isang pananampalataya, isang bautismo. Hindi dalawa. Isang Diyos at Ama ng lahat na siyang sumasaibang sa lahat at sumasalat at nasa lahat. Datapot ang bawat isa sa atin ay binigyan ng biyaya ayon sa sukat na kaloob ni Kristo. Kaya't sinasabi niya na umakyat siya sa itaas ay dinala niya ang bihag, ang pagkabihag at nagbigay ng mga kaloob sa mga tao. Ngayon ito, umakyat siya. Ano ito? Kundi siya'y bumaba rin naman sa mga dakong kaliliman ng lupa. Ang bumaba ay siya rin namang umakyat sa kalitasan ng buong kalangitan upang kanyang mapuspos ang lahat ng mga bagay. At pinagkalooban niya yan, ang mga iba na maging apostol, ang mga iba'y propeta, at ang mga iba'y ebanghelista, at ang mga iba'y pastor at mga guro. Anong dahilan? Sa ikasasakdal ng mga banal sa gawaing paglilingkod sa ikatitibay ng katawan ni Kristo. So, ano yung nangyari doon sa Jeremias? Ano? Na magbibigay siya ng mga pastor. Na kakandili sa inyo ng kaalaman at unawa. Bakit? Sino ba nagbigay ng pastor sa mga reliyon? Wala. Hindi binigyan sila. Ano? Ano sabi ni Abayawa? Yahawa promised the blessing of good and godly spiritual leadership, giving an instructive description of what leaders among Yahawa's people should be. Inisa-isa niya eh. I will give you. Bibigyan ko kayo. Not by human ambition or presumed calling. Ano ba nangyari sa reliyon? Ambisyon nila ho lang na maging isa silang pastor. Di ba? Kaya nga ho kalimitan ng mga pastor na ating nakita, pare, ministro, puro mga nagsipag-aral sa kanilang sarili. Hindi yan ibinigay ni Abayawa. Kung paano nagbigay siya doon sa Jeremias 3:15, nabibigyan ko kayo ng mga pastor. Ganon din doon sa Epeso 4, naglagay siya. So, ibig sabihin lamang pala, yung mga nasa reliyon,
self-appointed. Sarili, in-appoint nila yung sarili nila bilang maging mangangaral or pastor or evangelista o kung ano man ang tawag nila. Or pare or sacerdote, kung ano man ang tawag nila. Di ba? E dito maliwanag. Ha? Bibigyan ko kayo. Ako ang magbibigay, sabi niya kay Yahweh. Ako, I will give you. Ano? Not by human ambition or presumed calling. Kanina bibigay? They are given to the people of Yahweh. I will give you. Ayan. Para saan? For their care and service unto them. Niyo ba? O anong gagawin? They should be shepherds caring for the flock of Yahweh. They should be according to Yahweh's heart in the way they serve and lead God's people or Yahweh's people. They should feed Yahweh's people with knowledge. They should feed Yahweh's people with understanding. Anong ibibigay? Nung ibibigay ng pastor, kaalaman at unawa. Eh di ba nangyari ho yan? So, ibig lang sabihin, yung mga nasa reliyon, hindi yan yung ibinigay ni Aba Yahweh. Lahat yan, self-appointed. Kaya nga founder sila nung kanilang reliyon eh. Di ba? Kaya nga pinag-aralan, pagka pinag-aralan mo na, yung mga aral nila, labas talaga sa kasulatan. Bakit? Hindi naman sila yung ibinigay. Kasi sa lumang tipan, yung kapulungan o yung assembly ni Aba Yahweh, naglagay siya, nagbibigay. Bibigyan ko ang wika kayo. Sabi. Eh, labas sila. Bakit? At tingnan ninyo, pansinin ninyo. Hindi naman assembly ah. Church ang ginamit nila. Iba-ibang titulo. Seventh-day Adventist, Jehovah's Witnesses, ADD or Church of God, Church of Christ, Iglesia ni Cristo, yung Mormons, yung Pentibuloy, meron pa yung Pentecostal, for what? Jesus din ang daladala. Ngayon ba? Eh yung banchers, mababasa nila doon sa lumang tipan? Wala. Walang isang single na mababasa na church doon sa lumang tipan. Ang mababasa mo, assembly, kapulungan. Ayun, letra for letra pa nga eh. Doon sa ating binasa kanina. Diba? Na assembly of Yahweh. So talaga nagbibigay pala. Wala diba kundi si Aba Yahweh. Tama eh. Nagbibigay ako sa inyo, sabi doon sa kanyang bayang Israel nung panahon na yun. At ganun din na nangyari. They should be given by Yahweh. I will give you. Siya may sabi, I will give you. Kaya sa kapulungan mo, hindi ka pwedeng maging mangaral kung hindi si Aba Yahweh ang naglagay. Gaya ng sinasabi ni Pablo doon sa Epeso. Hindi ho. Kasi hindi ka naman tatagal eh. Halimbawa, mangaral ka o pastor ka sa ibang reliyon tapos papasok ka sa kapulungan, hindi ka tatagal. Saan ka hindi tatagal? Kasi o sa reliyon, meron silang tinatanggap na talagang monthly.
Kaya kung sasabihin ninyo na sila, yung mga mangaral na yan, lilipat sa kapulungan, malabo ho yun. Biro mo, yun nga yung sinasabi nga ng mga kanto-kanto na salita, biro mo, nasa kama ka na. Ha? Bababa ka pa sa sahig. ang ganda ng iyong katatayuan, pupunta ka dyan. Kaya ho dito walang maliligaw na mangangaral na galing sa reliyon. Wala. Pakatandaan po niyan. Kasi para ikaw ay maging mangaral dito, tsak si Abayawa ang nagbigay. Ano? Ngayon, kung si Abayawa ang nagbigay, o, di siya ang bahala dun sa pangangaral. Ano? Ayan. Para lang doon sa mga kapatid natin. Ano? Ayan. Kasi talaga kung hindi tatagal. Teka, puntahan natin muna yung yan. Pwede ba yung sinasabi doon sa 1 na ano ang buto? Yung sa 7 ng gawa. Hindi ba yun yung assembly na nasa ilang or kapulungan na nasa ilang? Hindi ba? Yan. So, 4:11. Ito ay mga offices. The offices of spiritual leadership in the assembly at saka yung purpose. And he himself gave some to the apostles. Parehas eh, yung Reneas 15. Ako yung magbibigay. Dito naman, sabi ni Pablo, and he himself. Sino? Si Yahweh siya. Si Abayahawa. This means that Yahweh established these offices. Yung appointment nila, gawa ni Abayahawa. Hindi gawa noong founder. Kasi ang appointment ng isang pastor, ng isang lay minister o isang pari, appointment nila ang nagbasbas yung founder. Limbawa, yung Papa sa Roma. Yung by appointment na ginawa nila doon sa kanilang mga kaparian, ang nagbigay yung Papa sa Roma. Sa ADD naman, kung sila may mga mangaral, ang nag-appoint niyan, yung appointment nila, edi si Soriano. Sa GIL, kung meron sila mga mangaral, ang nag-appoint niyan, sino? Si Villanueva. Sa OHC, sino nag-appoint? Nung kanilang mga tinatawag na leader, hindi ho ba si Mr. Narrator? So yung appointment nila galing sa tao. Hindi galing kay Abayawa. Kaya kitang-kita natin ngayon yung aral na galing ng tao at yung aral na galing kay Abayawa. Napakalaki ng pagkakaiba nila. Kahit saan parte, kahit saan mo tingnan, malaki ang pagkakaiba. Niyo ba? O, yung mga nasa reliyon, nag-aaral yan. 4 na taong nag-aaral yan ng teolohiya. Theology, kung tawagin nila yan. 4 na taon. Ay, tsaka mga pinag-aralan yan, mas dalubasa sila sa pananalapi. Kaysa dun sa aral na nakasulat sa kasulatan. Di ba? Kaya makikita mo ha, yung mga mangaralang Baptist eh. O yung mga pastor ng Baptist. Alam nyo ba na yung kanilang mga anak libre sa pag-aaral? Yung pastor, meron niyang tinatanggap monthly.
Libre ang bahay. Libre ang bahay. Libre sa sakyan. Tuition ng mga anak. May bayad. Board and lodging, tubig, kuryente, telepono, lahat. So kung tutuusin, masagana yung mga ngaral nila. Hindi ba? Pero sa kapulungan, di ba? Palibasa, siya yung naglagay. Alam niya. Ano? At itong mga ngaral na ilalagay na bewa, yan yung kakandili. Magbibigay ng kalamat. Di ba? Ngayon. Kasi maraming mga pretenders, nagpipretend sila na they claim the offices themselves are a divine institution. Sabi nila, pero hindi, kita mo ko agad eh. Bakit? Kasi lahat ng araw nila invento. Sabi niya, gave some to the apostles, some prophets. Ayan na, plural. Sabi, marami. Some evangelists and some pastors and teachers. Yun ang pastor and teachers. Sa ancient Greek, isang opisina lang mo yan describes one office with two descriptive titles. So pagka ikaw tinawag na pastor, antimano, kaagapay doon yung pagiging guru mo. Worshippers, the flock of Yahweh, primarily through teaching, pagtuturo, the word of Yahweh. Yan ho ang pastoral ministry, pagtuturo, teaching. So, ibig sabihin, yung pastor and teacher dapat join together to denote one order of ministry. Salam. May apostles, may prophets, doon sa 2:20 ng Epeso, na mga itinayo sa ibabaw ng kinasasaligan ng mga apostol at ng mga propeta, na si Yahweh siya din ang pangulong bato sa panulo. O prophets, ano ba ang tungkulin ng isang propeta? Who speak four words from Yahweh in complete consistency with the foundation of the Old and New Testaments. Sometimes they speak in a predictive sense, but not necessarily. So, yung subject to the discernment and judgment of the assembly na nakalagay doon sa 1 Corinto 14:29, at ang dalawa o tatlo sa mga propeta ay magsipagsalita at ang mga iba'y mga siyasat. Ayan. As with apostles. Ayan. So, yung pastor at saka teacher, isang ano lang mo yan? One order of ministry, kumbaga. These gifts are given to the discretion of Yahweh Shai or Abba Yahweh working through the Spirit. Ayan. Ano sabi doon? 1 Corinto 12:11, datapotan lahat na ito'y ginagawa ng isa at gayunding espiritu na ibinabahagi sa bawat isa ayon sa kanyang ibig. Ayan. Para saan? Sa ikasasakdal ng mga banal, sa gawaing paglilingkod sa ikatitibay ng katawan ni Kristo. Ayun. So, ibig sabihin, existido yung mga offices na yan o yung mga titles na yan. Wala. Wala talaga ho. Yung sasabihin mo, isa kang pastor sa halimbawa, Baptist, ikaw ay mga ngaral sa kapulungan. Maliban siguro kung ikaw ay tawagin.
Pero kung ikaw ay nasa laman, hindi mangyayari yun. Hindi kailanman mangyayari, magkakasundo yan. At nangyari na ho yan nung unang-unang mga buwan na merong gustong maging mangaral, pero hindi nangyari. Kitang-kita kasi na nasa laman. Hindi ho ba? Aba, napaka-bilis yata ng oras. 6:45 na. Ayan, mga kapatid. So, isan ho, ipatatanaw lang natin. Ngayon po palang Assembly of Yahweh, hindi lamang dun sa panahon na si Yahwashia ay nakitulad o si Abay Yahweh ay nakitulad sa tao. Maging sa lumang tipan sa panahon ni Moises, existido yung Assembly of Yahweh. Ngayon, doon sa mga nagunahan sa Church of God, di natin malaman kung paano nila sasanggahin. Biyo ba? Pero mo, ang dami-dami. Ano, lahat ng reliyon, puro nagunahan dun sa Iglesia ng Diyos, Church of God, Simbahan ng Diyos. Nakatiwangwang lang yung Assembly. Ayan. So, punta na ako sa kato. Teka. Ayun, yung katok natin. Rodrigo Sapra, maganda nga po sa kapulungan. Muli, salamat po kay Abay Yahweh. Nakasama na naman po ako sa live na pagpupulong sa pamumuno po ni Brad Eman. Salamat po. Maganda nga po, Brad Rodrigo Sapra. Joel Suela, Abay Yahweh, maraming salamat sa biyaya araw-araw. Bro Eman, good evening po sa mga kapatid. Sister Chris Jumper, purihin. Naging isang makapangyarihan sa lahat na si Abay Yahweh. Malugod kong binabati ng napakaganda o palang araw ang lahat ng aking mga kapatid dito sa Assembly, gayon din sa iyo, Brad Eman, at sa lahat po ng manonood. Sebastian Juarez, 3 hearts. Lolita Corsiga, tama po bro, 3 hearts. Lolita Corsiga, kay buti-buti po ng ating mahal na si Abay Yahweh, 3 hearts. Ang liwanag ano, ayan, number 16:3. Carlo Catanrol, 3 hearts. Sebastian Harris, 3 hearts. Lolita Corsiga, makikita at mahalata po. Yan, bro, kung tunay o pakanwari, hindi po yung mahal. Sister Joel D., mapagpalang hapon po sa lahat ng kapatid sa Assembly of Yahweh. 3 hearts. Lori Calderon, napakabuti po ng ating dakilang Abay Yahweh. Nag-37 yung ating kwan, bumaba, nag-33. Ayan. Melchor Pasis, Brad, may drama po ang gobyerno o government, trillion, na i-separate ang government and church. Pareho po sila laban kay Abay Yahweh. Drama lang yun, separation of, ano. Ayan. Teka. And then, Edmundo Mali, talagang mababasa sa kasulatan ng kulungan. Samuel Rotone, 3 hearts. Vivian Mana, eh Brad, paano naman ang mga taong nag-aral ng theology to become a pastor? Yan ba ang sinasabi sa Biblia? Hindi. Tamo, halos yung mga alagad. Hindi naman sila nag-aral ng 4 years course para sa theology. Wala eh. Hindi. O, si Pablo pa. Pero hindi rin eh. Hindi rin niya napakinabangan eh. O, ayan. And then, Lolita Corsiga, tama po bro, Edmundo, kay buti-buti po sa atin ang ating pinamamahal na si Abay Yahweh. Francis J. Lopez, magandang gabi po. Mga kapatid, kay Abay Yahweh, purihin po siya ng lumos. Christopher Perez, bro, lahat po na mga yan, red flag po kay Abay Yahweh. Tama. Sa Lolita Corsiga, 3 thumbs up. Nilumali, magandang gabi po sa mga kapatid kay Abay Yahweh. Lolita Corsiga, binulag na po sila ng pera, bro. 3 hearts. Mundo Mali, talagang walang mag-a-apply na pastor sa kapulungan kasi wala silang magagamansya. Lugi. Shelly Abrera, magandang gabi po sa inyong lahat. Abay Yahweh at Brother Eman. Teka.
Sabi ni Brad Carlos, ang mga reliyon nag-uunahan sa kanilang titulo, mali pa. Carlo, Katan, talagang walang kabusukan ng mga mangaral ng reliyon. Dapat kung totoo ang aral na pagkatapos nilang matulungan, yumaman, yung pasto nila, yung kapatid naman nila ang tulungan nila. Tapos pag mayaman na yung isa ulit dapat salin-salin. Ang ginawa nilang pagtulong, pero dahil sa pastor nila, sila naniniwala, yung pastor, lang nilang masarap ang buhay kahit sobrang dami ng pera. Pero, tuloy pa rin sila sa pagbibigay hanggang mamatay yung pastor nila. Binulog ng sariling paniwala, walang kabuluhan. Sister Christina, dito kami nagtitipo nung araw, Bro Emma, nung wala pa yung life sis Lolly. Ang mga pari ay may orden sa ulo, inahit. Ang sarap po manood maghapon ng aral ng ating pinakamamahal na si Abayawa. Kapag po ako nakauwi, oo, sis Lobel niya. Sabi nga po, paniniwala natin ang mangyari. At ang hindi po natin nakikita, yan po ang pananampalataya. Sabi ni Sister Lobel. Magandang gabi po. Muli, bro, totoo po ba na meron po tayong kapatid sa Bagong Tipan? Opo naman. Yung pong Bagong Tipan, nakakapag kaya si Brad Nardo, yung pong Bagong Tipan, nagkamali lang sila ng pangunawa ho dyan. Eh. Tipan yan, hindi ho yan kautosan. Sino ba ang mga kapatid natin sa Bagong Tipan? Oh, miski doon sa Lumang Tipan. Eh di ba yung mga Israelita? Di ba ang tawag sa kanila Assembly of Yahweh? Di ba? Oh, kapulungan. And then pagdating ho dito sa panahon ni Yawashi, nung siya ay nakikitulad. Di ba sabi niya? Oh, yan yung sinisira na nga ni Pablo nung mga panahon sa gawa. Di ba? Nila alam kung ano yun. Yung assembly na sinisira ni Pablo, yung pala, Assembly of Yahweh. O, doon, sinabi na ngayon ni Pablo na yung Assembly of Yahweh na dati niyang sinisira. So, sino yung mga kapatid natin? Ayun. Sila ho lahat, mga kapatid natin. Kasi darating nga ho yung panahon, doy wala ng Budyo, Grego. Wala na ho yan. Pawang yan, iisa na yan, magkakapatid mo. Kasi nagkakaroon pa ng tinatawag na ano eh, yung bang pagbubukod-bukod. Eh, pagdating ho ng araw, wala na ho yan. Hanggang ngayon, wala na rin eh. Ano? Ba? Alin ito? Ayan. Ah, ito naman, ito ang pinakita ni Sister Christina Juarez doon sa kanilang bahay. Yun, nasa Makati ako. O kanina, nasa UAE, Israel. Ito naman, nasa Makati. Di ba? Napakabuti talaga ni Abayawa. Sabi ni Brad Fernando, lahat ng reliyon, pera lang, kalang gusto, ginagamit lang nila ang kasulatan. Sister Jing Tindo, isang mapagpalang hapon po sa lahat ng kapatid ng Kodian kay Abayawa. Ayan. Balik uli ako dito sa aking sa ating monitor. Di ba nakakagulat. Dito lang pala natin makikita, dito lang pala natin malalaman na yung palang Assembly of Yahweh. Ano? Kaya tinignan nyo si Sister Vivian. Loren Paulan, 3 hearts. Lolita Corsica, tama po bro, 3 hearts. Federica Shirley, 3 hearts. Melcher Pasis, walang hanggang pasalamat at papuri sa magandang araw niya, Bayawa, sa araw-araw. 3 hearts, 3 thumbs up. Sister Rajin Berte, isang napakagandang hapon po sa lahat ng kapatiran. Purihin si Abayawa, Elohim. Sa Bidyan Mana, talaga pong inihanda ni Abayawa ang title na Abayawa. Dahil inilan niya sa ating lahat ang assembly. Tayo lang ang naka-record sa sect. Assembly. Ano na sis ha? Wala tayong record sa Securities Exchange Commission na Assembly of Yahweh. Nagpa-record ako dyan dati. Hanggang yun nasa akin eh. 1990. Ano? Iglesia ng Panginoon.
naka-record dyan sa security system. Pero itong assembly of Yahweh, wala. Kasi hindi naman tayo nagpasabok na sa tao. Wala ho ito. Yan, Sister Lilian. Ramon Recto, sabi ni ng Baptist, spiritual Israel daw sila. Hindi, magkaiba. Pero mo, Baptist to spiritual Israel. Sala. Sana kung sila man lang yung assembly, okay na. Kaso Baptist eh. Rosalie Bando, kaya naman pala hindi katakataka kung ang daming nagtayo ng simbahan dito sa Tel Aviv. Bawat isa may simbahan dahil sa pera nga naman. Dollar, ang kapo. Abay dyan sa Pinas, milyonaryo ka na. Fernando Villera, pagkain po si Abiyawa sa napakagandang topics. Maria Victoria, may mga tao talaga kahit every Sunday sila ang magsimba, ang sama pa rin ang ugali. Nasa laban po, Sister Maria Victoria. Huwag ho kayong magtataka doon sa mga reliyo na kahit yan, every Sunday, ay sisimba, pero yung ugali, andun pa rin. Yung karakter nila, hindi na bago. Bakit to? Nasa laman. Lahat po ng reliyo, nasa laman yan. Sister Maria Victoria. Sister Lolita Corsiga, kaya nga po bro, hindi po mangyayari kasi nasa laman po siya. Hindi po papayag ang ating mahal na Abiyawa na madaya po ang mga kapatid. Sister Three Hearts. Sister Jingberte, kanina pa ako nakikinig, di lang maka-greet kanina kasi busy ang kamay sa work. Okay na yan, Sister Jingberte. Basta nakikinig. Yan ang mahalaga doon. O, doon sa ating mga kapatid sa GC, maraming pong salamat. Ano po? Ayan, araw ng linggo nga pala ngayon. So, ayan, si Brad Carlos, Sister Christy Juarez, Lolita Corsiga, Brad Carlo Catan, Rol, Brad Fernando Abillera. Ito po yung mga nasa GC, ayan, Sister Jingberte, ayan. Si Brad Nardo Corsiga, eh kasi lahat po tayo magkakapatid, maging po yung mga alagad, mga apostol, si Pablo, magkakapatid lahat po tayo. Si Sister Francis Jade Lopez. Sino pa? Ayan, sabi ni Sister Christina, wow, maganda nga po po, Eman. Po. Eman at mga kapatid ko kay Abiyawa, sa kulungan sa namin po. Ayun. Sabi ni Zebra Carlos, malinaw po dito sa Cavite. Sabi niya, appointed siya, meron po ba? Wala. Ayan. Tignan niyo kung saan tayo nakarating, ha? Ayan. UAE, ano ba? Japan, China, Israel, o Kamsur. Ayan. Sabi ni Brother Fernando Villera, kapatid, dapat po smart TV gamit ninyo or HDMI cable. Connect ninyo po sa computers. Bibian Mana, di po ba, Brad, meron pa po tayong Jesus first is all? Ano yan? Christ? Jesus Christ is all. O, Christ is all in all. Ano yan? Inamiendahan, o, naipatalayon, and then inamend, binago, naging, ano yan, naging iglesia ng Panginoon. Ayan. Ano yun yung Colossus 3.11? Yan yung naipatala sa Securities Exchange Commission. 1990 yan. Kumbaga, inamiendahan, pag-amend, binago, naging iglesia ng Panginoon. Nakinuha naman doon sa Gawa 2028. Ano yan ha? 1990. So, anong page na atin ngayon? 2021. Imagine mo yan ha? So, ngayon, yung Assembly of Yahweh, Abayawa o Yahweh, wala yan. Hindi nakatalayan sa Securities Exchange Commission sapagkat hindi tayo
dapat pasakop sa gobyerno ng tao. May sariling gobyerno ang kapulungan. O, at siya na yung gobyerno ni Abayawa. 9:6 ng Isayas. Si Bastian Juarez, wala po silang espiritu, bro, kaya walang magbabago sa kanila, sa atin po. Bro, walang iba kundi si Abayawa ang magbabago sa atin. Lolita Corsiga, maraming salamat po, Abayawa. Sobrang ganda po ng aral. Ganun din po sa Ibrad Emmanuel, maging sa KKK, kaunting kalaman, sa kasulatan. Ayan. Chris Nelly. And then, Hearts Pia. Christopher Perez, naku bro, likuman na naman ang ito po, itong mga alang kabusugan. Tama yan, Brad. Si Bastian Juarez, maraming salamat kay Brad Emmanuel, lalong-lalo na po kay Mahal na Abayawa, sa buhay, unawa at spirito. Na ibinigay niya sa atin, salamat, salamatan at purihin po si Abayawa, siya nawa magpakailanman. Ayun po. Balikan ko lang po yung ating mga kapatid, ha? Brad Metcher Passes, Sister Reverisa Shirley, Loren Paulan, Milan Umali Jr., Ricardo Quaresma, Shirley Cabrera, Samuel Rotone, Fernando Villera, Sister Lolita Corsiga, Rodel Nava, Brad Carlo Catanrol, Edmundo Umali, Ezequiel Umali, Sister Lori Calderon, Sister Vivian Mana, Brad Jesse Juarez, Rosly Mandojo, Vivian Mana, Sister Gina Mabobo, Brad Rambiliano, and then Sister Maria Victoria, Francisco Lopez, Brad Alberto Palado, Fortunato Juarez, and then Christopher Perez, Eman Umali Jr., Brad Ramon Recto, Fernando Abillera, Joel Suela, Sister Jo LB, Frances Jane Lopez, Bradnell Umali, and then Sister Jing Berte, mag-asawang Mike, sino pa? Teka. Sister Chris Jumper. Yan, nakakalimutan ko Sister Chris Jumper. And then nakakalimutan ko ba? Okay na. So, yun po. Carlo Catanrol, 3 hearts. Sister Vivian Mana, Todaraba po, Brad Eman, 3 hearts. Yun po. Carlo Catanrol, purihin, pasalamatan ang ating dakilang Elohim na si Mahal na Abayawa sa aral na buhay. Aral na buhay at nagbibigay buhay. Salamat din, bro, Eman. Love you, bro. Salamat din, bro. Ok na, bro. Lolita Corsiga, magulo po kasi ang aral na inalisan namin, bro, kaya ganyan ang mga tanong ni bro Nardo. Noon po, ako lang po ang mahiling magbasa ng kasulatan. Lobin po, bro, na ating pinakamamahal na si Abayawa. Sige po. Muli, sumating po ang biyaya, awa habag po pala, katotohanan, kapayapaan, pag-ibig mula kay Abayawa. Muli po, isang magandang gabi sa bawat isa. Maraming salamat po sa mga kapatid natin sa GC, kapatid natin dito sa ating YouTube monitor at ating pong mga unknown viewers. Sa lahat ng nag-thumbs up, maraming salamat sa inyo lahat. Ayan. Muli, pagpapala po ang bawat ang sumaating sa bawat kapatid. Magandang gabi.